guys! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paano natin gamutin at home yung vaginal yeast infection. Ang yeast infection sa private part natin ay sanhin ng fungus na candida o kaya yung bacteria na lactobacillus. At ano yung mga sintomas ng mga to? So, meron kang pangangati ng puwerta at nagkaka-discharge ka ng white-gray discharge o kaya yung cottage cheese discharge. May redness din at soreness sa private part natin. At kung lumala, merong pamamaga, swelling sa private part natin. Mahirapan ka ding umihi at masakit din siya pag nagla-love making at ayun sa pag-ihi. Then makakaranas ka rin ng rashes dun sa private part natin. Yan, so paano natin gamutin? At mayroong mga remedies at home na pwede natin kainin at pwede natin gawin. So, number one guys, yung apple cider vinegar o kaya kahit anong vinegar. Maglagay ka lang ng half cup, kalahating baso dun sa planggana na merong tubig na lukewarm, yung maaligamgam. And then, uupuan mo yon ng 20 to 30 minutes hanggang lumamig yun. Parang i-steam natin yung private part natin. Pwede rin i-lub-lub mo siya. O kaya yung hydrogen peroxide. Ito siya guys, kung hindi nyo alam yung hydrogen peroxide. 3 to 4 drops nito sa lukewarm water, yung sa maaligamgam na tubig din. At ganun din, uupuan mo o kaya i-steam mo. So, mas okay talaga pag maaligamgam para maupuan mo siya, para mas maigi, maiwash yung, yeast infection. And then, idagdag natin ang garlic, bawang sa diet natin. Madaming studies na ang garlic ay nakakatulong sa normal flora ng private part natin. At pinapatay niya yung mga microorganisms, yung mga nagkukos ng infection sa vaginal natin. And yogurt, napakaganda ng yogurt na pang-maintain sa vaginal flora natin. Pero ang mahal ng yogurt dyan sa Pinas kasi dito napakamura. Nilalagay din nila sa face, parang face mask, ganun, para pampaganda ng kutis. Maganda kasi ang yogurt guys kasi rich siya ng probiotics. At yung probiotics na yun, maganda sa vaginal flora natin. May mga nire-reseta din ng mga doctor na probiotics na tablet o kaya yung sa suppository, yung ilalagay mismo sa puwerta. Pwede ka rin re-resetahan ng doctor ng 1 to 3 days na yung cream, yung antifungal cream. Kaya yun nga, yung tablet na probiotics o kaya yung suppositories na antibiotic. Pwede rin yung tea tree oil at coconut oil. Ilagay lang natin, parang i-wash natin at i-massage dun sa private part natin. So, aside dun sa mga sintomas, guys, kung may nararamdaman kayong mga ganun, pupunta kayo sa doctor, makikita ng doctor via pelvic exam. So, maglalagay sila ng vaginal retractor dyan, titignan nila kung may mga infection ka dyan. At kukuha din sila ng sample ng secretion o kaya yung mga discharge mo. At yun yung itetest nila sa laboratorio. Yun yung sinasabi nila nung vaginal staining test. Mayroon din akong video nyan guys kung paano i-test yung mga vaginal secretions. So, paano naman natin maiwasan? So, limit natin yung sugar, yung mga matatamis. Kasi yung pagmasyadong sweets, yung syempre yung mga secretions na natin, yung mga pawis natin at ayun nga yung mga vaginal secretion, maganda kasi yan na babahayan o kaya mag-attract ng mga bacteria o kaya microorganisms. And then more water lang sa katawan natin para ma-avoid natin yung dehydration. And then avoid natin yung napakasikip na mga undies. Dapat yung loose fitting underwear lang. And avoid din natin yung mga seat butts na long time at yung mga basa na mga underwear o kaya yung mga bathing suit natin ng matagal na oras. Kasi ayun nga, lahat ng moist at basa, magandang babahayan niya ng microorganism, mga fungus, mga bacteria, yun.
So yun lang guys, at sana nakatulong ang video na to. Thank you so much for watching. Please click the bell button and subscribe para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads. At mag-request lang kayo guys kung may gusto kayong gawa natin ng video at titignan natin kung magagawa natin. Thank you and God bless!